Mango. Mango. Banana. Banana. Mango. 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 Banana. Banana. Welcome back, mga ka-Aldab. Ito naman po yung pinaka-latest update ni Alden Richard sa Robinson Plaza, Manila. Ito yung sinasabi ko nga po sa inyo. Pag dito sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, napapakinggan po ninyo, napapanood, chill lang po tayo. Di po ba? Punta lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Di po ba? Kita nyo na naman po, celebrity trending, Alden Richards at 5 breakups and a romance. Grabe, no? Respeto na lang po ha, sa mga taong dumadaan sa channel natin. Punta naman po tayo kay Mengay. Ito naman po yung pinaka-latest. Napakagaling talaga kumbaga, gumawa ng comedy si Mengay. Isa po ito sa rason, mga ka-Aldab. Hindi na po natin tinuloy kasi makaka-copyright po tayo eh. Ito yung talagang kapag si Mengay at si Bossing nagsama, di po ba? Kaya nga po yung iba nagtatanong, ba't kaya hindi sila gumawa ng pelikula ngayon 2023? Baka 2024, gumawa sila ng Metro Manila Film Festival. Siguro, dahil may pelikula si Alden, kaya hindi gumawa si Main Mendoza at si Bossing. Ito yung mga katanungan kung gagawa po sila next year. Yan po yung aabangan po natin. Medyo umingay, hindi ko alam kung bakit siya pinag-uusapan, di po ba? Marami tuloy kasing mga komento. Sabi ko nga po sa inyo, yan naman po yung mga issue na kumbaga, alam nyo na, di po ba, pampagulo, pampaano lang sa mga pelikula nila. Di po ba? Remind ko lang po, sa husay at galing po ni Mengay, hindi po natin maikakailayan sa ipinapakita po ni Main Polkerson. Kaya nga po siya ang pinakapaborito nila Henyo Master Joey De Leon, Tito Sen at Bossing Big Soto. Kung ikukumpara nga po siya kay Miles, kay Atasha, ang laki po talaga ng pagkakaiba. Although sabihin natin, iba naman yung performance ni Miles, pero kulang pa rin eh. Di po ba? Hindi katulad ni Mengay na gamay niya na, kuha niya na yung dapat ibato, kuha niya na yung mga dapat ibigay. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung gusto niyo lang po ng pinaka-latest, at sa mga kaganapan kay Mengay, punta lang po kayo dito, di po ba? Well, balik tayo kay Alden. Remind ko lang po ah, ito yung deserve talaga. Na kahit po sabihin natin na ganito ganyan, grabe no, yung cinema visit ni Alden, tapos mapapanood mo sa ticketing booth. Di po ba? Kaya nga po yung iba nagre-react, nagko-komento na grabe daw po yung pinapakitang effort ni Alden. Kaya nga po ito yung sinasabi ko na huwag po kayo maniniwala na kumbaga naghahabol si Alden ng kita, gusto niya mapantayan yung kinita ng pelikula ni Kat. Hindi naman po yung kapanipaniwala. Tsaka hindi naman po si Alden Richards yung tipong gusto niyang habulin ng Hello Love Goodbye na malaki yung kinita.
Hindi po kasi, ang laki po talaga ng pagkakaiba. Dumaan tayo sa napakabigat na suliranin. Talagang hindi lang po naman bansa natin, kundi buong mundo ang nakaranas niyan. Di po ba? Kaya hindi po ganun. Wag po kayong, ang dami kasi nilang sinasabi, naiinggit lang po kasi sila. Kasi yung pelikula nila Alden at ni Julia Montes, naging third. Samantalang yung kay Kat, second week lang, tapos na. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Sa mga ayaw pong maniwala, nire-respeto ko po kayo at ginagalang. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw. Sa mga nagsasabi ng ganito, sa mga nagsasabi ng ganun, okay lang naman po yan. Di po ba? At least tayo masaya. At least tayo kampante. Di po ba? At yung crowd naman dito, kita nyo kung gaano karami. Ang problema lang po sa mga nagsasabi na ko, fake news yan. Huwag niyong paniniwalaan. Basag po sila. Di po ba? Lalo na po sa Facebook, kung makabanat po sila sa akin, kung makapag-react po sila, talagang grabe. Ramdam mo yung bitter, ramdam mo yung maanghang, masasakit, na hindi ka aya-aya. Affected lang sila kasi tayo po updated eh. Lalo na po kay Mengay, kapag may nababasa po akong hindi maganda, may nababasa po akong pumapabor sa Aldab, tapos sinasabi ko, doon pa lang mapapaisip na kayo na parang may mali. Parang kapag ako, hindi pwede kahit may resibo. Pero kapag sila, okay lang kahit wala. Yan ang pagkakaiba namin. Matalino sila kapag ako yung binabatikos. Matalino sila kapag ako yung nag-a-upload. Pero kapag iba at sa tingin nila pumapabor sa kanila kahit mali, kahit ine-edit lang siya, eh paniniwalaan po nila. Kahit wala pong resibo, yan po yung sinasabi ko mga Kaldab. Hindi katulad ko, actual po natin nakikita kung gaano po karami yung tao, kung gaano po karami yung nagmamahal kina Alden Richards at kay Main Mendoza. Dito pa lang po eh, panalong-panalo na eh. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Lalo na nga po sa mga taong nagmamahal po sa channel natin. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga Kaldab, ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.